Herdy, at ito ang Kwentong Ziko. Before ako nag-start to Z, I was an OFW sa Saudi for 4 years. After noon, nagkapamilya, nagkaroon ng baby, kaya hindi na ako nag-work, na plain housewife na lang po ako. Dahil nga walang work, nag-search ako online, naghanap ako ng pwedeng pagkakitaan kahit nasa bahay lang. Hanggang sa may nakita ako, sabi, bakit ka pa magre-reseller kung kaya mo namang muling supplier? Then ako nag-start sa 25,000 na puhunan. Sa halagang 25K, major distributor na ako. So ayun, nag-start ako sa online selling. Dahil na rin sa tulong ng mga webinars ni Ma'am Ram, tinuruan niya kami kung paano magbenta online. Dahil nga nauuso dahil sa pandemic. Benta online, post sa page, araw-araw, gigising ako ng alas 5, magpo-post ako. Talagang hirap kasi puyat, sakripisyo talaga para sa negosyo. Sa kabila ng mga pagsubok na yon, may napuntahan naman ang lahat ng pagsisikap namin. Kita ko ng paunti-unti, ang unang naibili ko is wifi. Tapos yung ref, tapos yung cabinet namin, and then nakapagpa-extend na rin kami ng kusina namin. Tapos ngayon, meron na akong sarili kong motor. Kaya ito, so blessed. Thankful, syempre dahil binigyan ako ng pagkakataon na maging boss na sarili kong negosyo. Thank you po sa lahat-lahat po na nagtiwala sa akin in behalf of her branded overruns. Sa mga kagaya ko online seller, go lang tayo. Kahit na nakakaranas tayo ng panghinaan ng loob, makakaranas tayo ng pagsubok sa negosyong to. Go lang tayo. Sa umpisa talaga mahihirapan ka. Hindi talaga madali. May mga customers na magpapasakit ng ulo mo. May mga customers na susubukan ka talaga. Susubukin yung yung tibay ng loob mo, kung paano mo dalhin ang negosyo mo, kung paano ka magiging matibay sa mga dadaanin mo pang mga pagsubok. Siguro, naging strong na rin ako nang dahil doon. Nag-grow ako nang dahil doon. Kasi, nung umpisa, emotional. Sa isang tabi, bigla na lang akong iiyak. Kasi nung time na yun, nagkamali sa order. Meron kasing order na hindi talaga maiiwasan sa items, na merong problema sa items. Tapos sabihan ka na ng kung ano-ano ng sakit. Na akala mo na binili yung pagkatao mo, mumurahin ka, sasabihan ka na hindi ka uunlad, hindi ka magtatagumpay sa negosyong to. Sasabihan ka na ikaw ba kaya mong mabuhay ng wala to? Kasi ako, kaya kong mabuhay ng walang itong negosyong to. So, ang dating sa akin, parang naliit ako sa sarili ko. Kasi nung time na yun, first time ko palang papagsabihan ng ganun. Kasi alam ko sa sarili ko, ginawa ko naman yung part ko. Hindi naman ako nanluloko. Madali kasi ako masaktan. Yung
bang time na yun, parang tinapakan lalo ako. Kasi sa totoo lang, naghahanap buhay lang din naman ako. Pero alam nyo, dahil doon, nag-grow ako. Mula nung nangyaring ganun sa akin, sabi sa akin ni Ma'am Ram, let go mo yan. Gawin mo yung inspirasyon yan. Ginawa ko yun. May mga pagsubok pang dumating, hindi na masyadong emotional ako kasi tinitibayan ko na yung loob ko. Kaya kayo din, kung may mga mararanasan mang kayong susubok sa tibay ng loob nyo, dasal. Sana okay, maging okay. Dasal lang. Okay lang, let go lang natin yan. At least, wala akong sinabing masama. Wala tayong sasabing masama. Go lang tayo ng go. Kaya, thankful ako sa Z. Tinulungan nila akong humawak ng negosyo na kung saan kikita ako. Kaya mabubuhay yung pamilya ko. Dahil din sa pag-online selling, at least may madudukot na lagi. Nakakatulong pa. Kasi yun naman talaga ang aim ng Z. Yung makatulong sa iba. Lalo na ngayon na halos wala ng trabaho nang dahil sa pandemic. Kaya sana maging inspirasyon to sa mga nakakapanood. Again, ito po si Herdy, ang CEO ng Her Branded OVERRUNS. Thank you in behalf of Her Candy Shop. Thank you, ZY.